hawakan mo. Kamusta mga ka-classroom? So proceed po tayo sa ating panibagong lesson. At ang topic po natin ngayon ay Simplifying Radicals. Ganyan ang buhay namin dito sa Barangay 143. So ang una po nating i-discuss ay removing perfect and powers. So paano po ba yan? No? Sabi po rito, break down the radicand into perfect and non-perfect and powers and apply the property. No? So focus po tayo dito sa radicand. No? Ibe-break down po natin yung mga radicand na po na yan into a perfect and non-perfect and powers. So paano ba yan? So we have nth root of AB equals nth root of A multiplied to the nth root of B. Kung mapapansin po natin dito, no, ito pong buong expression ay pinactor po at pinaghiwalay po sila using multiplication. So, example number 1 po natin, we have square root of 8x raised to 5, y raised to 6, z raised to 13. So, proceed lang po tayo dun sa sinasabi na we have to break down the radicand. Focus po tayo dun sa mga nasa loob po ng ating radical sign, no? Ibe-breakdown po natin yung mga yan into a perfect and non-perfect and powers. Okay? So, we will give respect to the roots, no? So, what do we have here? We have the square root of 4 times 2 times x raised to 4 times x times y raised to 6 times z raised to 12 times z. So, paano po nangyari yung ganyan? Ano po? Ito pong 8 po natin, yan po ay finactor, no? Na kung saan yung isa sa mga factor po ay perfect square. So, ang factor po niyan ay 4 and 2. Now, how about naman po yung mga variables, no? For example, itong x raised to 5, no? Naging x raised to 4 times x. If you still remember, yung ating tinatawag na law of exponent, yung product rule, no? Yung x raised to 4 times x, ang kalalabasan po niyan ay x raised to 5. So, bakit pa siya finactor? Kasi ganito po yan, no? Kung mapapansin po ninyo, ito pong exponent na 4, yan po, kapag dinivide po natin yan sa 2, eh wala na po siyang remainder. Ngayon, bakit 2? Kasi nga po, ang ating pong nth root ay square root. No? Yan po yung ating nth power. So, we will give respect to the nth power, no? Yun pong ating exponent, no? Kapag yan po ay dinivide po natin dun sa nth power, wala na pong magiging remainder. Kagaya po nito, y raised to 6, hindi na po siya finactor. Kasi po, yung 6 na po na yan, kapag dinivide po natin yan sa ating nth power, paalala ko lang po sa inyo na ang ating nth power ay 2, dahil nga po square root, yan po ay wala na remainder kapag dinivide po natin sa ating nth power. How about z raised to 12 times z, no? Yung original na given po niyan ay z raised to 13, kaya po finactor po yan, no? Next, so we have square root of 4x raised to 4, y raised to 6, z raised to 12, times square root of 2xz. O, ano naman pong ginawa dyan? Ito pong mga tinatawag nating radicand na na-convert po natin or na-breakdown po natin into a perfect and powers, kagaya po ng 4, x raised to 4, y raised to 6, z raised to 12. Yan po ay pinagsama-sama na po natin sa isang radical sign. And then, multiplied by square root of 2xz. Ito naman pong 2xz, ito naman po yung mga non-perfect and powers, no? Pinagsama-sama po natin sila at inilagay sa isang radical sign. Anong next step po natin? Anong next step po natin, no? So we have here, yung 4 po, i-convert natin as exponential form. So naging 2 square po siya, no? 2 square, ang 2 square po ay 4. Ito pong x raised to 4, ayan po, ginawa nating x raised to 2 raised to 2. Ayan. How about y raised to 6? Ang y raised to 6 po, ginawa po nating y raised to 3 raised to 2. Bakit? Kasi 3 times 2, 6. Okay po? So we have z raised to 6 raised to 2. Bakit naging z raised to 6 raised to 2? Dahil nga siya ay z raised to 12, 6 times 2, yan po ay 12. Okay? So bakit po natin ginan yan? Upang makita po natin na sila po ay mga perfect and powers na po, no?
perfect and powers, what does it mean? Ang ibig sabihin lamang po nun, we can cancel it na. Paano cancel? Ito po yung susunod. So, our answer is 2x squared y cubed 0 is to 6. So, paano nangyari yon? So, cancel po natin yung mga 2 na exponent. Cancel na rin po ang ating radical sign. Kaya po, mawawala na po ng radical sign or makakalabas na po sa radical sign yung mga naiwan. Kagaya po ng 2, x squared, y cubed, at 0 raised to 6. Kaya yan po, nasa labas na po sila ng ating radical sign. Multiplied by the non-perfect and powers. So, meron pa rin silang radical sign. So, ito yun, no? The square root of 2xz. Kaya po, ang ating pong final answer ay 2x squared y cubed z raised to 6 is square root of 2xz. Yan po ang simplified form ng ating given. Example number 2. So, what we have here, we have cube root of 54, a raised to 5, b raised to 12, c. So, ganun din po, no? Ibe-breakdown po natin itong radicand. Yung radicand po, yan po yung mga nasa loob po ng ating radical sign. Ibe-breakdown po natin yan into a perfect and non-perfect and powers. Yung kanina pong example natin, no? We give respect to the raised to 2, no? Dun sa square root. Ngayon naman po, cube root, no? Kasi ang index po natin ay 3. So, we have equals to the cube root of 27 times 2 times a raised to 3 times a squared times b raised to 12 times c. So, paano po nangyari dyan, no? Ganito po. Ito pong 54, pinactor po natin yan. Ang factor po ng 54 ay 27 times 2. Ngayon, bakit 27 times 2? Ay marami namang ibang pwedeng factor ang 54. Tatandaan lamang po natin na we are giving respect to the index, no? Ngayon, dahil ang index po natin ay 3, so, hahanap po tayo ng factor na kung saan ang isa sa mga factor ng 54 dapat po ay perfect cube. No? Kung meron tayong tinatawag na perfect square, meron din tayong tinatawag na perfect cube. A raised to 5, no? Para itong A raised to 5, so, pinactor din po natin yan to A raised to 3 times A raised to 2. Why? Kagaya kanina, no, yung tinatawag po natin na law of exponent na kung saan yung product rule, no, ang a cubed times a squared, kapag po yan pinag-multiply natin, ang answer po niyan ay a raised to 5. Ngayon, bakit 3 and 2? No, bakit 3 and 2 ang ginawa natin? Kasi nga po, we are using or we are making the radicand into a perfect and power. At we are giving respect to the index 3. So, we have here b raised to 12. So, itong b raised to 12, yan po ay perfect and power na rin po, no? And C, yung C naman po ay wala ng factor. So next, we have the cube root of 27 A raised to 3 B raised to 12 multiplied by the cube root of 2A squared C. Ito pong 27 A cube B raised to 12. Yan po ay pinagsama-sama na po natin sa isang radical sign which is the cube root. At ito naman pong mga non-perfect and powers kagaya ng 2A squared C. Pinagsama-sama na rin po natin sila sa iisang radical sign which is cube root niya. Next, we have here the cube root of 3 raised to 3. Saan galing itong 3 raised to 3? Yan po ay 27. Ano po, no? Yan po yung tinatawag natin perfect cube. Kaya nga kanina, yung factor ng 54, no? Isip tayo ng factor ng 54, so marami pong factor ng 54. Ang gagawin lamang po natin, isaalang-alang po natin, ay dapat isa po sa factor ay perfect cube. Since we are giving respect to our index, na dapat nga ito ay maging perfect and power. So we have here a raised to 3 and b raised to 4 raised to 3. Bakit naging b raised to 4 raised to 3? So inilabas na po natin yung 3, no? Kasi 4 times 3, ang sagot po dyan ay 12. So yan rin po yung b raised to 12. Naging b raised to 4 raised to 3. Multiplied by the cube root of 2a squared c. Next, dahil po dyan, we can cancel na po itong radical sign na cube root. Kasama na po yung mga exponent sa loob na 3. Kagaya po niyang kasama ng 3 raised to 3. Yung a raised to 3, cancel na po yung exponent. Yung b raised to 4 raised to 3, cancel na rin po yung 3. Kaya matitira na lamang po ay our final answer which is 3ab to the 4th power cube root of 2a squared c. That is our final answer. And that is the simplified form of our given.
Next naman po, we have the reducing the index to the lowest possible order. So, paano po ba yan? We will express the radical into an expression with a rational exponent, then simplify the exponent or apply the property. So, we have here, actually, halos kapara siya nung una na-discuss natin, no? So, dito mas tututukan lamang po natin siya, no? So, we have the nth root of A equals to M multiplied by nth root of A equals to the nth root of mth root of A. Let's have an example. Example number one po. The 20th root of 32 M raised to 15 N raised to 5. So, what are we going to do? So, ang una po natin gagawin ay i-factor po natin itong index na 20. Yan. At ang factor po ng 20 ay 4 and 5. Kaya po naging 4th root of 5th root of 32M raised to 15 N raised to 5. Now, ang susunod po natin ay the 4th root of 5th root of 2 raised to 5 M raised to 3 raised to 5 N raised to 5. Now, bakit po naging ganyan yan? Ito pong 32, no? Pag yan po ay kinonvert po natin into a exponential form, yan po ay magiging 2 raised to 5. Bakit maging 2 raised to 5? Meaning, we will multiply 2 5 times to itself. At kapag po yan, ang ginawa natin, equals po yan sa 32. Ayan po, no? Now, we have also here, M raised to 3 raised to 5, pinactor po natin itong 15, no? 3 times 5, that is 15. And N raised to 5, no? Hanggat maaari po, no? Ang key factor po dyan, no? Nakikita ko para mas madali po ninyong maintindihan, no? Hanggat maaari po, dapat po yung mga exponent na nasa loob ay maging kaparehas po ng ating index sa labas. Para po, madali po nating makikita kung ano yung pwedeng makancel na po agad, no? Kung ano po yung mga pwede nang tinatawag ko na pwede nang makalabas dun sa radical sign. Now, sino-sino ngayon ang makalalabas na ngayon sa radical sign, which is the fifth root, no? Ito po siya. Ito pong 2 raised to 5, cancel na po yan. Cancel na po rin yung m raised to 3, yung exponent niya na 5. At yung n raised to 5, cancel na rin po yan. At cancel na rin po itong ating radical sign with the index of 5. Kaya nga po siya ay fifth root. So, ano na lang matitira? Matitira po ay we have the fourth root of 2 m raised to 3 n. Sila na lamang po yung natira, no? Ito pong 2, the m cube, and the n. So, our final answer is the fourth root of 2 m raised to 3 n. And that is our final answer. Next po. So, we have 12 root of 81, x raised to 4, y raised to 8. So, factor po natin yung 12. Ano ba factor ng 12? So, usual ang factor po ng 12 ay 4 times 3, no? So, we have 4 times 3. Tinanyan natin. Okay, tama po, no? We have 4 times 3 or 3 times 4, no? 3 times 4, that is 12. Now, we have the cube root of 4th root of 81, x raised to 4, y raised to 8. So, ang sunod po natin gagawin, ito pong mga radical na po na ito, no? Ito pong mga nasa loob ng ating radical sign. Itatransform po natin sila into a exponential form na kung saan yung mga exponents po nila ay magiging halos kaparehas or divisible po dun sa ating index, which is 4. So, what we have here? So, we have cube root of the 4th root of 3 raised to 4. Saan galing itong 3 raised to 4? Kapag yan po ay minultiply natin ng 4 na beses, ang sagot po yan ay 81. Kaya po, ang 81 po, ang kanya pong exponential form ay 3 raised to 4. How about x raised to 4? So, same pa rin po, no? And we have y squared raised to 4. Saan po galing yan? Ito pong 2 and 4, no? If we will multiply 2 and 4, lalabas po niyan ay 8. Next. So, we have the cube root of 3xy squared. So, para po nangyari yon, ito pong exponent ng 3, which is 4, exponent ng x na 4 din, at ang exponent po ng y squared, ito pong 4, ay makakancel na po kasama po ng ating radical sign, which is the 4th root. No? Kaya matitira na lamang po dyan ay the cube root of 3xy squared. And that is our final answer.
Rationalizing the denominator of the radicand. Rationalization is the process of removing the radical sign in the denominator. So hangga't maaari po, no, dapat sa ating given, no, kapag isi-simplify po natin siya, wala na po dapat na radical sign dun sa denominator. Hangga't maaari, gagawin po natin ang paraan at ang tawag po ron ay rationalization. So example number 1, ang given po natin ay 7 over square root of x. So pagka ganyan po, no, i-rationalize po natin yan kasi hangga't maaari, wala pong radical sign sa ating denominator. Ito po, no, i-rationalize po natin yan. So we have equals to 7 over square root of x multiplied to the square root of x over square root of x. So bakit square root of x? Ang galing tong square root of x over square root of x. Ito po ang imumultiply po natin upang ma-rationalize po natin itong denominator. Paano siyang mararationalize? Kasi po, no, ganito po ang kalalabasan po niya. We have 7 square root of x over square root of x raised to 2. No? Meaning, when we multiply square root of x to the square root of x, ang kasagutan po niyan ay square root of x raised to 2. From there, mararationalize na po natin yan. Ang final answer po natin ay 7 square root of x over x. So, bakit ito yung ating naging final answer? Kasi po, ito po square root of x raised to 2, ito pong exponent niya na 2 ay parehas na po ng kanyang radical sign, which is the square root. Kaya makakancel na po yan, ang matitira po ay x. Kaya ang final answer po natin ay 7 square root of x over x. Bakit yan? Naalis na po kasi natin yung radical sign sa ating denominator. Kaya yan po ay rationalized na. Example number 2. We have the cube root of 3 over 4k. So what are we going to do here? No? So we have the cube root of 3 over 2 raised to 2k. Simple lang po, no? Para makita po natin kung ano agad yung imumultiply po natin sa ating denominator, tingnan po natin yung kakulangan. Tingnan po natin kung paano po magiging kaparehas ng exponent po ng ating denominator, ito pong ating radicand. So kung mapapansin niyo po rito, itong 2 raised to 2, kulang po yan ng isa pa, no? Para maging 2 raised to 3. At ito naman pong k, usually ito pong k ay raised to 1 yan, kulang pa po ng dalawa. So ang mumultiply po natin ay 2k raised to 2 over 2k raised to 2. Bakit 2k raised to 2? Kasi ito po yan, no? Yan. Ito po ang bubuo, ito pong 2 na to ang bubuo dito sa 2 square para maging 2 cube. Okay? At ito pong k square, yan po ang kakailangan natin upang itong k na to ay maging k raised to 3. At kung ano po yung imumultiply po natin sa ating denominator, ay siya rin naman pong imumultiply din po natin sa ating numerator. Kaya ang kalalabasan po niyan ay, we have the cube root of 6k raised to 2 over cube root of 2 raised to 3 k raised to 3. Ayan po, no? So, dahil nga after lang po natin ay ma-rationalize yung denominator, kagaya nga nito, no? Ito pong 2 raised to 3, yung exponent niya na 3, at ito pong k raised to 3. Yan, no? Parehas na po sila ng ating index na cube root. Kaya makakancel na po yan. No? At dahil nakancel na po siya, ay mawawala na po or makakawala na po itong 2 at k sa kanilang radical sign. Kaya po ang final answer po natin ay cube root of 6k raised to 2 over 2k. That is our final answer. Okay? So, that's all. Thank you. Nawa po ay may naintindihan po kayo sa aking paliwanag. At sana po ay nakatulong po ako sa inyong pag-aaral. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam! Diyan ka lang, cool ka lang, diyan sa bahay mag-ibang. Huwag ka munang lumabas para sa iyong kapakanan. Gumikit ka lang saglit at sa Diyos ay lumapit. Sigurado ako tiyong mawawala ang iyong battery.